Hi guys! Welcome to my vlog. And in this video guys, I share ko lamang sa inyo na gumanda yung eyesight ni Shasha. Ibig sabihin, nang pumunta kami sa kanyang pedio-ophthalmologist last Saturday, ayun, nakita ni Doc na umimprove. Bumaba na yung mga nakikita niya, diba? Dati dun siya sa malalaki lang. Ngayon yung maliliit na babasa niya. And very thankful and very happy si Dr. Raminette kay Ate Shasha, okay? So, ang tanong guys, ano ba ang ginawa ni Mamshi kung bakit nag-improve ang vision ng aking daughter, okay? So, I think, okay ha, ito yung ano ko, kasi nga, nagtrabaho na ako, ba? Diba? So, nung nagtrabaho na ako, umpisa ng January, si Ate Shasha ay kay Mrs. Rosalie na siya. And then, from school, maghapon wala siyang hawak na cellphone. So, makahawak siya ng cellphone gabi na. So, nakapahinga na yung mata niya ng 10 hours bago siya mag-cellphone ulit. Tapos, pag gabi, makahiram siya 2 hours na lang. Okay? So, nagbaba yung kumonte yung exposure niya sa gadget. So, possible din yung guys. Okay? And then, eto na nga, isa pang istorya, no? Di ba nung January, pumunta galing din kami doon sa pedio-ophthalmologist. Ayun, check-up ni Doc, lumala kumpara nung October visit namin. Nung October visit namin, nirisitahan siya ng eyeglass, pinagawa namin sa isang sikat na eye center, okay? Ang sabi dun sa eye center na pinagawa namin, hindi eksakto yung nandun sa kanila na yung kinikater nila kumpara sa ano ni Doc. So ako naman, sabi niya, very close naman to, sabi ng optometrist. Okay, ganun. So okay, pinagawa ni Ma'am Shi. Okay, tapos nang bumalik kami ng Enero kay Doc, sabi ni Doc nga, lumala yung eyesight ni Shasha. Okay, so ibig sabihin, yung pinagawa ko na ano, baka nag-impact din yun kasi hindi nga perfectly ano talaga sa vision niya. And then, nung may pinagawa sa akin si doktora, may nireset ulit na bago, pinagawa ko sa Quiapo. So, sa Quiapo, match na match yung grado na doon sa reseta ni Doc. The price is, mas mahal kasi pina-blue light ko. Pinagamit ko lang ulit yung frame. Yung lens sa Quiapo, 3.5, blue light na yun. Pero doon sa isang sikat na store na pinapagawan ko, hindi yung blue light. So, iniisip ko yung blue light siguro nakatulong din. And then, ayun pa, yung na-limit na sa exposure, yung mata ni Shasha, pinagawan ko ng bagong salamin na blue light, anti-radiation, anti-UV rays, okay? And everyday, and almost, and a week, pinapakain ko siya ng papaya. At least, 3 times a week, papaya fruit, ripe papaya, ayan. And of course, healthy fruit talaga. Lagi siya may prutas every day. And bawas, hindi, puro healthy talaga yung pinapakain ko kay Ate Shasha, okay? So, ayun na nga. So, sabi ni Doc nung chinekap niya, ay, wow, ang glino na ng mata niya. Kahit nga hindi niya dala yung salamin na pinagawa ko. Kasi nga, yung salamin na pinagawa ko, na-detach yung ano, suot-suot nga, yung pinakauna niya salamin. Sabi ko kay Doc, Dok, hindi niya dala yung salamin niya na ano. Ah, ganun ba? Sabi niya, bakit dapat mami dala niya para makita natin yung ano. Pero nang pinabasa niya ng ano, gamit yung eyeglass nga na ano, uy, alinaw ah, what more? Kung gamit niya talaga yung salamin niya, na-detach lang yung inayos ko lang kahapon din pagdating namin. Okay, so ayun nga. So tip lang sa mga mamshi na may mga kids, ilimit na natin ang mga bata sa exposure sa gadget. Yung cellphone niya nga, inano ko lang ng family link. Meaning to say, 3 hours lang ang allocated ko na allowed ko sa kanya na gamitin mo, tipid-tipidin mo maghapon na yon. At ngayong summer nga, dahil hindi na nga ako nagtrabaho, allowed ko na siya maglaro sa labas. Nagba-volleyball sila early morning ng mga kalaro niya. Nagba-badminton. So, ayun. So, kailangan talaga guys, ilimit na natin ang mga bata sa exposure sa gadget. Kasi yung vision talaga nila maapektuhan. Lalo na kung may lahi din talaga na medyo weak yung eyesight, okay? So ngayon, ang nireseta ni Doc, ang nireseta niyang salamin, yung dati pa rin, sabi niya. Balik na lang sa August. Tapos para maging strong yung eyesight ni Shasha, mag-patching. Patching once a day.
2 hours, isang mata lang ang gagamitin. Nakapatch yung isa. Then on the next day, kabila naman, 2 hours naman. So, gawin daw yun ng hanggang 9 weeks, okay? Weekly hanggang 9 weeks. Makagawa ka ng 9 weeks nun. And observe namin kung kumusta ng eye-type ni Ate Shaka. Okay, so I hope guys may nakuha kayong tip on how to improve the eyesight of our kids. Kasi napaka-importante guys ng eyesight. Ako, ito wala naman tong grado. Pero ang ano ko, UV protected to. May blue light dito guys. Pangontra din sa mga UV rays. Pwede siya gamitin early morning. Kapag mataas yung sunlight. And then sa pinagawa ko to nung nagtrabaho na ako kasi pangontra nga sa radiation. Okay, and then advantage of this guys, napansin ko, nang nasa bus ako, nasa kotse, pag nag-detect ako, hindi na ako nahihilo guys. Samantalang dati, mag-cellphone lang ako sa kotse na umaandar, susuka na ako. So sabi ko, napaka-effective guys ang blue light. Okay, medyo, ito lang ang grado, paggawa ko lang to, 1-4 lang naman to, sa Quiapo. Okay, sa Quiapo, ganap kayo doon. Makatipid kayo guys. Kasi kung papagawa nyo to sa mga sikat na, ano, alam mo na, mga pressure is 3,000 plus. Okay? So at least, ayan. And very, very, very beneficial guys sa akin. Kasi nga, ako yung taong